At maalala ko nga pala, yung mga siraulong Duterte-nings na nagsusulong ng katarantaduhang Revgub, abay akalain ninyo, kahapon, Linggo, at saka ngayong araw, nagsagawa sila ng kanilang rally. Pero bago'y nila isagawa yan, ilang araw pa, meron ng tumugtog na ng pakakak yung pong himpilan ni Kay Buloy, na nagsasabing magkakaroon nga raw ng rally na isusulong ito para sa pagsusulong ng revolutionary government. Nadadaluhan daw, ito sabi nung himpilan ni Kay Buloy. Eh di ba, ano yan, BFF yan ni Digong nyo. O ano sabi raw? Dadaluhan daw yan ng 12 million na sumusuporta dyan sa revolutionary government. Nung ipinadala sa akin yung balitang yan, eh sabi ko, saan sila kukuha ng ganong karaming tao kahit bayaran mo? Saan ka nakakita ng rallying 12 million? Wala naman nag-rallying 12 million eh. Baka raw maulit yung nangyari sa Luneta. Wala naman 12 million yun eh. Baka wala pa 1 million yun eh. Mga kaibigan eh. Alam niyo yung view ng tao, mapanlin lang yan eh. Pero kanina, ayon sa mga pulis, pagkatapos nung isinagawa nilang plop na rally, nag-plop yung rally nila eh. Alam ba ninyo kung ilan ang dumalo? Ayon sa report ng pulis, between 100 and 150. Isipin ninyo, tapos itong mga gago sa kwan media ng Malacañang, hindi ko malaman kung Philippine Information Disinformation Agency ito, o PNA. Alam niyo na, ano yan, opisina ni Kwan eh, ni Andanar. Ang sabi naman sa kanilang post, dadalo raw ang 60,000, itinatayang 60,000 na mukhang mahihirapan na mga siwa ng traffic ang mga Manila Police, Manila Police District, dahil sa dadagsa na 60,000 raw doon sa Mindiola. Mga kaibigan eh, natapos at natapos yung rally, hindi sila nakadalawang daan. Ang sabi ng polis, 100 hanggang 150 ang dumating. Pagkatapos, ang laki ng entablado, may sound system. Ibig sabihin, may budget po. Mahal yun eh. Yung sound system, ang arkila niyan, mga kaibigan, napakamahal niyan sa mga ganyang event. Siguro, kung 300,000 lang, meron yan, baka maliit pa yun. Napanood ko eh sa kwan eh, sa video eh. May mga tatalong pati, akala mo kung may mga nalalaman eh. At hindi mo maintindihan, ano ba talaga gusto nitong mga ito? Yung namang kamera na mga tuta ng administrasyon, sinusulong naman doon yung kwano, chacha. Ano ba talaga tayo? Chacha o Revgob? Mga kaibigan, ano ba talaga gusto nyo? Hindi mo malaman eh. Tapos merong run, Sara run. Mga kaibigan na kinakabit ng mga karatula, ang lalaki. Parang si Bongo nung una, hindi ako tatakbo. Malayo pa eleksyon. Pero nagkakabit na ng karatula. Run, Sara, run. Sana kung tatakbo ka rin lang doon sa mataas na building. Pagkatapos ng run, Sara, run, jump. Jump, Sara, jump. Si Kapir, si Lapid, umabanan. Lapid Fire!
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! By the way, pork holiday na naman, di ba? Wala na naman nagtitinda ng baboy. Eh, ano titinda nila? Huwag kayong mag-alala, pagka naubusan kayo ng stock, nandyan naman si Rocco eh. Mga kaibigan, di ba? Oh, ayan, hindi raw mababang kalidad dito, sabi ni Rocco eh. Hindi, paliwanag mo muna eh, lumaktaw ka na naman ng issue. Nasaan yung provision sa constitution na pinagyayabang ninyo? Ang sabi ng ni Presidente Digong nyo, eh, kwan, ano, tawag? Ano raw yun? Sole authority. Siya lang ang may kapangyarihan. Nagsasariling kapangyarihan ng presidente na sa mga international agreement. Wala. Hindi nyo mailabas. Ang sabi mo, pinagmalaki mo, abogado yan. Ha? Ano pa sabi? Nag-examine yan. Meron mga examine sa Constitution. Naipasa niya yan. Kaya naging abogado siya, mga kaibigan. Nasaan yung Constitution? Kaya nga namin hinahanap eh, yung provision eh, sa Constitution dahil alam naming abogado siya. Diba? Hindi naman kami tanga eh. Abogado siya eh. Hindi dun sa kay nakatapos. Abogado siya, yun ang titulo niya eh. Di ba? Abogado siya. So, nasan yung provision? Oh, di ba? Na nagsasabing sole authority. Ha? Wala. Hindi nyo mailabas. Mga kaibigan. Di ba isang malaking katarantaduhan yan? Oh, katulad din itong binasa natin, di ba? Hindi raw siya pwedeng magbigay ng down payment dahil walang walang batas na pinaihintulutan ng presidente magbigay ng down payment. Eh, hindi totoo eh. Pwede, sabi ni ano eh, ni Justice Carpio, merong batas. O kaya nakita ninyo bakit tayo naniniwala kay Carpio? Eh Supreme Court justice 'yan eh. Ang tagal niyan, mga kaibigan, sa Supreme Court. Oh, mahusay naman na abogado. At hindi na yung husay. Huwag na natin pag-usapan ng husay. Ang pag-usapan natin, marunong manindigan para sa bansa. Parang si, meron nagpadala sa akin eh, na, yung isang si Justice Jose Abad Santos, di ba? Noong panahon ng hapon, na nagsabing, hindi siya papailalim sa gobyerno ng mga mananakop sa atin, yung hapon. Mas nanaisin niya pa na siya ay mamatay kesa mapailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhang sumakop sa atin. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Hindi ba? Parang hindi man ganun ang sinasabi ni Carpio, pero siya'y naninindigan sa laban sa ginagawang panlulupig sa atin ng China sa pag-agaw ng ating mga teritoryo. Na ang dapat gumagawa nun, hindi naman siya. Ang unang-unang dapat gumawa nun, yung nakaupong presidente at ang military. Pero wala po, mga kaibigan. Baliktad lahat eh. Di ba? Baliktad nangyayari. Oh.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Katatapos lang manalasa ng bagyo sa ano ilang lugar sa Mindanao, mga kaibigan. Oh? At wala tayong naririnig hanggang ngayon kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Diba? Tahimik sila dyan, diba? Sa panahon ng mga ibang administrasyon, pag kami nangyayaring ganyan, nandoon kaagad ang presidente the following day, di ba? Pinupuntahan para mag-conduct assessment, di ba? Sa lawak ng pinsala upang makagawa ang gobyerno ng kaukulang hakbang upang tulungan ang mga napinsala. Pero dito wala. Narinig nyo ba ni Haniho? Wala eh. Pero ang Office of the Vice President, mga kaibigan, kasalukuyan na silang nagbabalot ng mga kung ano-anong hygiene kits, ha? At ng mga maipadadalang tulong doon po sa mga napinsala nitong si Bagyong Auring, mga kaibigan, na kanilang ipamamahagi ni Vice President Lenny Robredo. Oh, mga kaibigan, meron mga volunteers daw na tumutulong ngayon na mag-impake nito pong mga hygiene kits at iba pang mga goods na ipadadala ng Office of the Vice President sa mga napinsala ng Bagyong Auring. Galing din po daw ito sa mga donasyon. Katulad nung nangyari nung bagyo nung nakaraang Nobyembre, nakaraang taon. Sinimulan ng Office of the Vice President ang linggong ito sa paghahanda ng hygiene kits para sa mga komunidad na nasalanta ng Bagyong Auring. Oh, maraming salamat, sabi ni Vice President Robredo, sa ating mga donors at sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino na patuloy na nagpapaabot ng kanilang tulong. Salamat po sa inyong pakikiisa. Itong gobyernong ito, nasan, mga kaibigan? Di ba? Wala namang budget itong si Vice President Lenny Robredo, di ba? Ang Office of the Vice President. Sa bayan ko ay isa ang nahihil. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Jaime Morente. Nagmamahal sa'yo. Oh,
kaibigan.